Sa paghahanap ko guys sa marketplace, may mga nakikita po akong unit na mas mababa ng konti ang presyo. Kaya lang, dun po sa description nila, nakalagay, gumagana ang aircon, kailangan lang kargahan ng freon. Say what? Ako po kasi pagka nabasa ko ng ganito, iniiwasan ko na po yan. Kasi guys, ang aircon ng sasakyan, hindi po yung katulad ng makina na kapag pinapaandar mo, ay nauubusan ng gasolina. Ang aircon po ng sasakyan, kahit paandarin nyo ng paandarin yan, kahit abutin sa inyo ng 5 taon yan, ay hindi po mauubos ng basta-basta ang freon kung yan po ay walang leak or ibang sira. Isa po sa konsuelo ng pagkakaroon ng kotse ay yung ma-airconan tayo. Kumbang hindi tayo maalikabukan, tapos pag umuulan, hindi rin tayo mababasa. Kaya kung naghahanap din kayo ng sasakyan mabibili, tapos nabasa nyo sa description, ice cold aircon. Pero nung nahandun na kayo, tapos ide-demo nung seller, pag start niya ng makina ay nire-revolution niya ng malakas. Pagkatapos tinatapat niya yung kamay niya dun sa may air vent, medyo kabahan na kayo. Kasi guys, ang matinong aircon ng sasakyan, kahit hindi po yan i-revolution ng malakas, at kahit hindi nyo itapat yung kamay nyo doon sa may aircon vents, mararamdaman nyo yung lamig nito kahit ang haling tapat pa. Kaya po yan i-revolution ng seller ay para mas mabilis ang ikot ng compressor. Kasi guys, ang trabaho po ng compressor ay mag-compress or mag-pump ng freon dun sa loob ng aircon system. So pagka may diferensya po ang compressor, let's say medyo loose compression na, kailangan po niya ng mabilis na RPM para lang ma-reach niya yung tamang pressure na makakapagpalamig ng aircon. Yan po kasing compressor, parang makina yan, may piston din po sa loob yan. Nakatagalan ay napupudpud din at humihina ang capability nitong mag-compress. Kaya pag nakita nyo na yung idinedemo sa inyong sasakyan ay kailangan pang i-revolution ng malakas, ay magdalawang isip na kayo. Kasi guys, mahal po ang compressor. Halimbawa na lang po sa Wigo, tiningnan ko po yan sa Shopee kung magkano ang compressor. At nakita ko po doon na 12K. So pag nabili nyo yung unit na yan at dinala nyo sa paggawaan ng aircon, papalitan po yan ng technician. So automatically, tatanggalin na po yung freon yan sa loob. Tapos ikakabit yung compressor. Titingnan din po ng technician yan kung buo pa yung filter dryer at saka yung expansion valve. Kasi pagkabarado po yung filter dryer at saka yung expansion valve, kuminsan guys, yan ang nagiging cause para mag-overheat at masira ang compressor. So pagka sinabi po ng technician na kailangan din palitan yung filter dryer at saka yung expansion valve, dagdag po yan sa gastos. At pagka naikabit na po lahat yung pyesa na yan, kakargahan po ulit yan ng freon. Magli-leak test, kapag okay na po, ay ibibigay na sa inyo ang bill. Na more or less ay aabot ng 15,000. Ngayon kung medyo nagtitipid naman po kayo, pwedeng surplus na compressor ang gamitin nyo. Pero syempre guys, hindi po yan kasing tibay ng brand new. Ang halaga naman po ng surplus na compressor ay nagre-range from 3,000 to 5,000 depende po sa kondisyon. Sakali naman po na wala talagang lamig yung aircon na idinedemo sa inyo, tapos ang sabi ng seller, lalagyan lang yan ng freon, lalamig na yan. Huwag po kagad kayong kakagat. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po nauubos ang freon ng aircon kung wala po yung singaw. Alam nyo guys, 2 years ago may tiningnan po akong Vios na bibilin sana namin para sa pamangkin ko. Ganyan-ganyan po ang sinabi sa akin ng seller, kailangan lang niya ng freon, lalamig yan. So ang sabi ko sa kanya, pwede na! Boss, palagyan nyo muna ng freon, tapos babalik ako. So ang ginawa po ng seller, nilagyan niya nga po ng freon at kinabukasan, kinontak niya ako. Ang ginawa ko po, nagpalipas pa ako ng 2 araw bago ako pumunta. 3 days later. So noong ikatlong araw, bumalik po ako doon para i-testing yung sasakyan. Pagdating ko po doon, wala ulit lamig. Ang ibig sabihin lang po noon, pinalagyan niya nga ng freon pero hindi niya pinaayos kung nasaan yung leak. Kaya pagkaraan ng 2 or 3 araw, ubos na ulit yung freon. Kasi guys, nangyayari po talaga sa aircon na pagka naluluma na, kuminsan nagkakaroon talaga ng singaw. Lalo kung hindi na maintain ng maayos noong unang may-ari. Kung sa mga fitting lang nagkaroon ng singaw tapos papalitan lang ng o-ring, hindi po masyadong mahal ang paggawa nun. Pero let's say, ang singaw pala ay sa may evaporator.
Yan ang part ng aircon system natin na lumalamig. Yari po yan sa aluminum. At nangyayari po talaga kuminsan na nagkakaroon niya ng singaw. Sa Shopee, tiningnan ko ang halaga ng evaporator ng Wigo at ito po ay 2,500. So kung ipapagawa niyo po yan, ire-replace din po yan ng technician. Pagkatapos, malamang na i-suggest din sa inyo na palitan na yung expansion valve at saka filter dryer para sure na mas maganda ang lamig. Kaya after po niyang gawin, aabot din po yan ng mga 7 to 8,000 pesos. Yan po mga price na ibinigay ko sa inyo ay tansya ko lang. Depende pa rin po yan kung saang shop kayo magpapagawa at saka kung ano ang unit na ipapagawa nyo. Merong mga sasakyan na malalaki katulad ng MPV or mga PUV na mas malaki ang setup ng aircon kasi dalawa ang evaporator nito. Kaya mas marami rin po itong preon na kailangan. Tapos iba rin syempre ang price ng evaporator nito. Alam nyo guys, hindi lang yan ang mga pyesa ng aircon natin. Kuminsan, pagka nasira yung fan na nagpapalamig ng condenser, mararamdaman nyo po yan, mawawala yung lamig ng aircon. Kaya pagka nangyari sa inyo yan, patayin nyo muna yung aircon tapos tingnan nyo kung umaandar yung fan. Kasi guys, kapag hindi nyo i-off yung aircon at umandar kayo ng umandar, nasira pala yung fan, mag-o-overheat po yung aircon natin, especially yung compressor. Mag-high pressure po yan sa loob. At yung high pressure na yon ay maghahanap ng sisingawan. At kapag kayan po ay sumingaw, syempre, mawawala na po talaga ng tuluyan yung lamig. Dadalhin nyo sa pagawaan. Pagkatapos gagawin or papalitan yung fan. Hahanapin kung nasaan yung leak. Kumisan hinihinang. Kumisan naman, pinapalitan lang na o-ring. Kakargahan ulit ng freon. Aabot na rin po yan ng mga 2,000 pesos pagka ganyan ang pinagawa nyo. Kaya kapag ka nagda-drive kayo at biglang nawala ang lamig, pinakamaganda na patayin nyo muna. Tapos magbukas muna kayo ng bintana para hindi na umabot dun sa sumingaw yung freon. So advice ko lang guys dun sa mga pabili ng second hand na sasakyan. Mas maganda guys kapag bibili kayo, tanghaling tapat para masusubukan nyo talaga kung malamig ang aircon. Kasi kung bibili kayo ng gabi, madaling palamigin yung sasakyan. Pagka po kasi maganda ang condition ng aircon kahit po ang sasakyan ay nabilad, kaya po yung palamigin. Ngayon pagka nakita nyong hilaw ang lamig or walang lamig, nasa sa inyo na po yan. Kung talagang type nyo yung sasakyan, tumawad po kayo ng malaki-laki. Or sabihin nyo doon sa seller na ipagawa muna niya yung aircon. Or kaya naman, mas maganda, maghanap na lang kayo ng iba. So guys, I hope na may napulot kayo dito sa konting kwentuhan natin. Huwag nyo po sanang kakalimutan mag-like. Tapos doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button pati na yung notification bell. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!